ginagawa ko para sa kanila. Pero papuri at pagsamba ang hinihingi mong kapalit, Bendita. Wawa, I need more water. Kayong nagbigay ng mahiwagang tubig kay Bendita. Walang danger ang ginawa ko. Dapat hindi natin binibigay lahat ng hingin niya. Lalo na ngayon, bumalik yung sakit sa puso ni Bendita. Hindi mo sinasabi sa akin ang kalagayan mo. I have nothing to worry about, Wawa. Wala akong sakit. I would like to sponsor. I would do. Kailangan natin siguraduhin yung security, lalong-lalo na sa Balto. Nandito ako para tumulong. Sigurado ka bang darating sila? Oo, sigurado ako. Narinig ko kanina si Ma'am Solita. Dito daw pupunta si Ronnie at si Bendita sa paggawa ng imbitasyon. Ronnie, pupunta ko na ako sa mga ibang shops, ha? Oh, ito. Anong ginagawa niyo dito? Kala ko ba may home service kayo? Ma'am, tapos na po eh. Ah, tapos na? Eh di sana bumalik na kayo ng hotel. Kasi maraming gustong magpagawa ng masahe doon, hindi ba? Yes, ma'am. Hindi ka na ito. Balita ako, nag-date si Ronnie tsaka si Bendita. Pinuntahan lang daw nila yung printer ng invitation. Tapos, kakain daw sila sa labas. Siguro nga date yun. Okay lang sa'yo yun? Okay lang. Gusto ko maging masaya si Bendita. Pero meron kang naramdaman para kay Ronnie, di ba? Alam mo, sa totoo lang, gusto ka rin ni Ronnie. At lang yung kakambal mo. Okay lang. Gusto ko lang lumigay si Bendita. Kaya pati sarili mong kaligayahan sa sakripisyo mo. Ako, hindi natin alam kung anong kapalaran ni Bendita. Baka sandali na lang natin siya makakasama. Kaya gusto ko lumigaya siya sa mga hulang oras na nandito siya. Agwa, huwag kang masyadong mabait kay Bendita. Hindi lahat ng kailangan niya binibigay mo. Para saan? Dahil masakit siya. Pero kung yun ang magpapaligaya sa kanya sa mga huling araw niya dito. Paano kung wala siyang tanning? Wala siyang sakit? Pero may sakit siya. Hindi naman siguro niya ginagamit ang sakit niya para makuha ang gusto niya. Hindi magagawa ni Bendita yun. Baka may alam ka? Wala. Hindi ko alam kung anong sinasabi ko. Huwag mo hindi. Pero ikaw, okay lang ba sa'yo na nag-date si Bendita at si Ronnie? Eh, kagaya mo. Gusto ko na siya maging maligaya. Mahal mo si Bendita. Alam mo, dapat tayo na lang eh. Kasi pres tayong martir. Sira. Pero sayang hindi ka napapansin ni Bendita. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte sa'yo. Eh, ang kakambal mo, tatangatang eh. Pera na, naging bato pa. Sayang. Ito! Oh! Manong, kaya mo nang bumalik, di ba? Paho! Oh, kailangan pa dito. Sinasideline ko lang to. Tagadala ng masayista. Pero sa ice plant talaga ako nagtatrabaho eh. Ikaw, anong sadya mo dito? Kailangan ko rin kasing kumita eh. Birthday na ni Bendita. Wala akong sideline. Tol, hindi ka pwede dito eh. Maliit lang ang sweldo. O sabi naman ni Ronnie, okay dito ah. Naku, masungod yung may-ari nito. Kung gusto mo, doon ka na lang sa ice plant. Pwede kita ipasok ng arawan doon. Ano? Ayos yun ah. Tara, sige! Ronnie. Hinatid ko si Bendita. Kumusta naman yung date nyo? Hindi naman yung date eh. Pinagsamahan ko lang siya para mag-print ng invitations niya pa ako. May problema ba, Ronnie? Ako, nagkalala lang ako. Napansin ko lang para ang bibo ni Bendita eh. And she was so different the other day. Aba, nakaipon ng lakas lang yun. Parang ilang beses ko na siya i-remind para i-take ng gamot niya, pero parang wala lang sa kanya eh. Ako, parang walang sakit si Bendita. Hindi, hindi lang siguro yung pagkabasa mo. Alam mo, yung mga nangyayari, huwag mo lang sa doong iisipin. Alam mo, malamang sinabi lang niya na sick siya para makuha ka niya. Kumuha ako ng party organizer para sa party ng gambal. Mama?
Sobrang engrande na yata ito. The best for my apple. Bendita will only be 18 once. And besides, wala naman akong ginagastusan sa mga, sa pera ko. So gagastusin ko sa pamilya ko. Nagtataka lang kasi ako kung saan ka nakakakuha ng pera. Hindi ba bad deal yung partnership ninyo ni Solita sa resort hotel? Ay, Mercedes, I have my resources. Huwag ka na magtanong. Besides, it's rude to ask about someone else's finances. Maganda naman ang mga plano nila. But I know there's something lacking. Something missing. I need something more interesting. May kulang ang centerpiece. What it needs is a beautiful eye sculpture. Pag-apos daw niya ang banis sa pungbloke ng yelo, boss. Maka-deliver lang po sa bahay itong eye sculpture. Alam ko na to ang lugar na to. Sige, di-deliver namin agad. Salamat to. Uy, kito! Uy, ako! Bossing, siya po yung sinasabi kong kaibigan ko. Baka pwede po siyang makasideline kahit arawan lang. Tamang-tama. Absent siguro yung ngayon. Pwede ka pa magsimula ngayon? Oo. Oh, umpisa ka na ngayon, ha? Sige, ikaw na bahala sa kanya. Eh, salamat, Bossing. Sige. Okay. Salamat, boss. Okay. Ayos. Ah. Teka muna, ano palang ginagawa mo dito? Eh, si Doña Mara nagkapagawa ng, ano ba yun? Ice sculpture. Para sa dibo ni Bendita. Benta ko lang to, ah. Sandali lang, ah. Bakit ba tayo nandito? Bendita, may consult lang ako. Sandali lang tayo dito. Okay? Tara. Bakit pa talaga tayo nandito? Bendita, it's a surprise. Talaga? I love surprises. Oh, Doc, it's okay. This is my friend, Bendita. Bendita Christie, meet Dr. Zhang Changha. He's the best cardiologist in this hospital. Wait. Ikaw yung napapabalitang taong tubig. Ha, this could be interesting. I'd like to see how your body works. Just like any other human, Doctor. Tao din naman ako, no? I'm sorry. I didn't mean to offend. Ay, nakuruli, tara na nga. Bendita, huwag, Bendita. I just want to try some tests on you. Pero para saan pa? Na-diagnose na ako ng doktor ni Papa. A second opinion won't hurt, Bendita. Hindi na kailangan. Bendita, please. Do this for me. Kung papasok tayo sa isang relasyon, bakit nga pala napasyal dito? Ano? Anong gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Sige, sige. Handa. Hindi ho. Okay lang po, Nay. Nakakahiya. Ano ba naman ito? Tingnan mo nga naman. Ikaw nga ang nagsakripisyo, nagpakabendita para makalaya ako. Dapat ako ang mahiya. Mm-hmm. Nga pala po, Nay.
tungkol doon. Sorry po sa pagtulak ko sa inyo, ha. Wala na yun. Alam ko naman, umaacting ka lang bilang bendita. Pass is pass. Siyempre po. Ay, tay. Mga magulang ko po kayo. Kahit anong gagawin ko para sa inyo. Ikaw talaga. Kahit nagbago yung anyo mo, hindi naman nagbago yung ugali mo, eh. Parang parut siya. Sobra pa rin sweet. Siyempre. Manang-mana sa nanay. Weh. Uwi ko doon. Ito talaga. Ay, bakit ka nga pananapasyal dito? Ay, kasi po magbe-birthday na po kami ni Bendita. Kumuha po ng malaking handaan si Lola. Uy, birthday mo na pala. Oo nga naman. O ano ba pwede namin magawa dyan? Pwede kami tumulong. Ako sa kusina. Si Tatay Ben mo pwede mag-waiter. Oh. Ay, hindi po. Gusto ko po nandun kayo bilang bisita ko. Kami bisita? Eh, sosyalan nyo na. Eh, syempre po, mahalaga po kayo sa akin. Kaya, hindi po kayo pwede mawala sa mahalagang araw ng buhay ko. Kaya lang, sosyal na party yun. Ano kaya susuot natin, Ben? Eh, ako, may pang-sporting na ako. Isunod ko nung kasal ni Pare Cosme. Uy, ano ka ba? Nakakahiya ka? Baka naman liparin ka na sa lapad ng kwelyo. Oo. Uso pa rin naman yun. Ito yung mga results ni Bendita. Ah, how is it po? Is there any hope na maoperahan po ba siya? Yun nga eh. Sabi mo na yung findings ng doktor niya, may butas ang kanyang heart. Pero when I check, wala akong nakita ron eh. Anong ibig niyong sabihin po? Bendita has a strong and healthy heart. Walang sakit ang kaibigan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Okay, make a wish and blow the candles. One, two. Happy birthday, Bendita. Thank you, Owa. Oh, ano bang wish mo sa birthday mo? Well, kanina na nag-blow ako ng candle. Wish ko na sana maging taong tubig niya ulit si Agua. Oh, sana mangyayari na yung wish mo. Owa, I'm so excited about the party later. You know what, sobrang ganda talaga ng gown ko. Kaya, please make sure na hindi kami sabay lalabas ni Agua. Kailangan ako yung grand entrance. Of course, Apo. Uunahin ko na lang si Agua. And I will make you the finale entrance. Thank you. Diba? Mabihis ka na. Dahil pupunta tayo sa parlor. Diba? Yes, okay. Okay, okay. Ronnie? Naman, panira ng diskarte. Bakit? Inidiskartehan mo ba ako? Hindi. Oh, happy birthday. Salamat, ha. Saad mo na. Kasi pa ako, allergic ako sa fake, eh. Arte-arte mo naman. Sige na, para makita ko kung bagay sa'yo. Ngayon na lang. Sigurado ako kung si Ronnie nagbigay niyan, sutut mo kaagad. Kasi naman pa ako, kapag si Ronnie yung nagbigay, sigurado namang totoo eh. Bastusan na to, ah. Alam mo ba ako lang block ng yellow binot ko para lang mabili yan? Kung alam ko lang na ganyan ang i-ask mo, sana rin lang nagkabala. Ba ang araw ng party? Oo. Ngayon ang birthday ni Agua at Bendita.
isang surprise gift ang bibigay ko sa kanila mamaya. Buti na lang nahabol mo pa kami, Ronnie. Malapit pa kami umalis para pumunta sa parlor. Dadalhin ko sana ang regalo mo. Kaya lang naiwan ko eh. Okay lang naman. Ronnie, okay ka lang? Bakit parang balisa ka? Hi, Ronnie! So, anong oras mo ako susunduin? Actually, Bendita, nagbago ang isip ko. Hindi na ako ang escort mo tonight. Ano? Inaagaw mo siya? Walang kinalaman si Agua dito. As far as I know, si Paco pa rin ang escort niya. Tinatanggihan lang kita. Dahil ayaw ko magpagamit sa'yo. Anong sinasabi mo? Bendita, pumayag lang ako dahil may sakit ka. Lahat kami, we're just trying to make you happy. Dahil may heart condition ka. Pero sa totoo lang, wala ka namang sakit eh. Wala ka namang heart condition. Niloko mo lang kami, Bendita. Ronnie, ano sinasabi mo? Nakuha akong test results ng 2D echo. Bendita. At sabi ni Dr. Chang ha, wala namang butas ang puso mo. Magpapanggap ka lang para makuha mo ang lahat ng gusto mo. Diba? Ha? Aminin mo na, Bendita. Fine, oo na! Wala na ako sakit! Kasi kayo naman eh! Hindi niyo ako pinapansin! Tingnan niyo, ngayon nagpanggap na ako may sakit. Lahat kayo biglang naging concerned sa akin. Bendita, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala nila Mama at Papa? Okay! Sorry! Di mali na! Mali na! Mali naman ako lagi! Sige na! Sorry na! Sorry na! Ikaw na bahala magsabi sa pamilya mo, ha? Noni, baka pwedeng sa atin na lang muna ang dalawa to. Ayoko masira ang araw nila, Lola. Hayaan na muna natin silang maging masaya. Kahit ngayong gabi lang. Saan ka na? Kailangan natin pumunta sa parlor. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Oh, don't be too late, ha? Oh. Dali, Agua. Oh, sisiguraduhin yung walang maiwan, ha? Nagrenta ko ng room sa party place. Doon tayo magbibihis. Oh, muchacha, nasaan ang gowns ng mga kambal? Ako na po dun sa venue. Pati po yung gown ko doon niya, nandun na, ready na. Ikaw, humirit ka pa dyan. Sisiguraduhin ko na bago matapos ang araw na ito, hospital gown na ang suot mo. Mama, tayo na. Hayaan na natin sumunod si Marshall. Si Bendita. Nakausap ko siya sa phone. Didiretso na lang daw siya sa parlor. Kasama ba niya si Paco? Hindi ko na ilalam. Malamang. Pero she sounded fine over the phone. Alam mo naman si Bendita, maraming cheche-bureche. O, halika na. We can't miss our appointment. Can I? Ay, sandali lang po, Mama. Naiwan ko lang yung sapatos ko. Mauna na po kayo sa labas. Sige, listen mo. Kamusta na, Bendita? Pamilya mo, Bendita. Ay, just mga sa kanya.
Mercedes, tama na yan. Nag-usap kami ni Bendita kanina. May surprise siya para sa ating lahat. Ladies and gentlemen, the unveiling of the piece de resistance. A tribute to my favorite granddaughter. This is Bendita. Nito ang tatay. Ano? Ginawa niya niya si Bendita. Lola, wag! Bendita! What have I done?